So mga kaibigan, pag-usapan natin ngayon yung unting-unting pagbagsak nga po ng NBL Australia at pag-usbong naman at lalong pasikat ng pasikat etong Japan B-League, which is dito maglalaro next season ng ating pambato na si Kai Sotto. And before that mga kaibigan, palagi subscribe po muna and pahit na rin po ng notification bell. Maraming salamat po. Alam naman natin mga kaibigan na ang isa rin sa main reason sa unting nga pong pagbagsak no ng NBL Australia ay dahil walang masyadong kasikatan, no? Hindi masyado sikat ang mga player na naglalaro sa kanila. Kaya naman nakita natin before pa matapos yung huling laban nga po ng Yokohama dito sa Japan, no, ay tinatarget na ng NBL Australia ang ating pambato na si Kai Sotto. Magkano at malaking offer na inilabas ng NBL Australia, pero tinanggihan pa rin po ito ng kampo ng ating pambato na si Kai Sotto na Wasserman. So nakita natin and very obvious ang tactics nga po na ginagawa ng NBL Australia. Kukuhanin ng ating pambato na si Kai Sotto sa popularity, pero hindi naman po pinaglalaro. Once po kasi na makabalik dito nga po sa NBL Australia ang ating pambato, ay dadagsain po muli ng milyon o libo-libo mga fans si Kai Sotto ang NBL Australia. Hindi na rin po number one spot ng mga NBA scout etong NBL Australia, bagkos dito na sila naglilipatan sa Japan B-League. Bakit sa Japan B-League mga kaibigan, hindi naman ito mataas na ligang? As of now mga kaibigan, tinatarget po ng Japan B-League na maging number one, no, na spot po ng NBA scout, which is dito sila magtitik o kukuha, no, ng mga NBA prospect na maglalaro sa NBA. At alam naman natin dito naglalaro o dito muli pumirma ng panibagong kontrata ang ating pambato na si Kai Sotto. And as of now, nasa Pilipinas si Kai Sotto mga kaibigan, tuloy-tuloy pa rin po ang kanyang ensayo na ginagawa kahit wala pong laro. In preparation na rin po yan sa nalalapit nga po na FIBA Olympic Qualifying Tournament at yung magiging tune-up game ng Gilas Pilipinas kontra po sa koponan ng Holland. So mapapatunayan talaga natin na itong si Kai Sotto ay napakalaking factor, no? Kapag ka nawawala ito sa isang liga, hindi nakikilala ang liga na yun mga kaibigan. Kaya naman hindi na siya pinakawalan dito nga po sa Japan B-League. At dahil nga po maganda ang performance si Kai Sotto dito sa Yokohama B-Corse, ang malaking chance din po dito na bigyan ng malaking offer din si Kai Sotto para dito po ulit maglaro sa Japan B-League sa Yokohama B-Corse. So may mga update din tayo na hindi pa naman kumpirmado kung saang team maglalaro si Kai Sotto dito sa Japan B-League, bagkos may nag-uusapan pa po yan and under conversation pa po. Well mga kaibigan, dahil pa natin kaganapan, so dyan lamang po kayo, please wag nyo pong kakalimutan mag-like and subscribe para always ko po kayo ma-update, no, sa ating pambato na si Kai Sotto at kung anong paghahanda ang kanyang ginagawa para sa nalalapit na Olympic Qualifying Tournament. Please don't forget put like and subscribe.